ano ba yung malikhaing paggalaw sa pamamagitan ng paggawa nito? Ang sayaw ay gagamitin natin pamamaraan para mas makilala natin yung ating mga sarili nating kakayahan para makapaghayag at kakayahan din para tuklasin or i-explore yung ating mga sarili at kakayahan din para lumikha. Sa pamamagitan ng paggalaw, malalaman natin at mababalikan natin kung papaano ang mga karanasan na ito ay nakakaapekto sa ating pag-responde or paano ito naapektuhan ng ating katawan. Ang malikhaing paggalaw na isang innovative or progresibong pamamaraan ng pananaliksik or ng research. Simpleng pamamaraan din ito for us to cope up, no, with our daily stresses. Siguro kung may ganito rin kayong karanasan, kapag tayo ay nasistress sa buhay, minsan nagpe-play lang tayo ng music, sumasayaw lang tayo kahit walang choreography. Tapos gumagaan yung ating loob. Napakasimple at napakalibreng opportunity na ang paggalaw at pagsayaw para maalagaan din natin yung ating mga sarili. Yung sa pagsayaw po is nawawala po yung stress ko. Kasi having fun sa sayaw, marirelieve mo yung sarili mo and may time din ka na libangin yung sarili mo. Gumagaan yung katawan mo pag mahilig kang sumayaw. So that's why moment like this where I can feel relaxed. So I have to grab that opportunity. Yes. Malikhaing paggalaw, ito ay pamamaraan natin para matuklas pa or i-explore yung ating mga experiences at magkaroon pa ng mas malalim na pagtalakay sa ating mga karanasan na may kinalaman sa bodily autonomy, sa sexual and reproductive health and rights, and finally, sa karahasan, kaugnay ng ating kasarian or gender-based violence. Pinapa-remember sa amin yung mga sad, happiest moments, anxious moments na i-reflect mo siya sa iyong galaw, and you're able to look back of all those memories. Yung paghiling ko sa mga anak ko, mas raceway naman, nakapag-express ka ng feelings through dancing. Yung the way how we move or how we interact with other people ay may kakaiba din pamamaraan ng pag-communicate. And even without words or even just by our body language, nagiging pamamaraan on how we express our ideas. Kanya-kanya tayo ng katawan, kanya-kanya tayo ng tibok ng puso. At mula doon, makakahanap tayo ng isang paraan ng paggalaw, representation ng kung sino tayo, kung ano yung nararamdaman natin, at representation na rin nung kapangyarihan ng bawat isa sa atin na lumikha. Minsan, sumasayaw tayo para sa ating sarili, at minsan, kinakailangan din nating sumayaw kasama ang ating community or yung ating pamayanan. At mas masarap gumalaw at sumayaw kapag kasama natin at may suporta tayo ng ating pamayanan. My soul is guitar because I know I am an instrument that God gave to everyone, or wow. I can make music that inspires people. In order for us to build something, in order for us to create something, kailangan natin magsimula sa gitna, sa pagpupunla. Kasi ganun ang mandala. Ang mandala kasi parang yung bang paikot yung kanyang mga disenyo. Sa gitna ng papel, ibuhit natin yung simbolo na ginamit ninyo na nagpapahiwatig ng inyong pangangatawan. Sa first layer, mag-isip tayo ng 2-3 simbolo na maglalarawan ng karanasan at pananaw natin tungkol sa ating katawan noong tayo ay kabataan. Second layer, gumuhit ng simbolo na naglalarawan naman ng iyong karanasan at pananaw sa pangangatawan sa kasalukuyan. Sa pinakalabas na layer, gumuhit ng mga simbolo na naglalarawan ng iyong pananaw sa iyong pangangatawan sa hinaharap naman. Ito pong ibon at nagsisimbol ng aking katawan. Dahil ako po sa sarili ko na gusto kong maging malaya. At ang ibon ay maraming mararating o maraming oportunidad na darating sa buhay. A fire turned into a colorful light. This represents on how inspired my
other LGBT community members and tell them that they should be in themselves, that no matter what problem that they're going to face, hindi po sila takot. Kahit parents ko, tinatanggap ako kahit ano ako, as well as in the community. Laban pa rin through ups and downs kasi isa ako sa breadwinner sa aming pamilya. Ito yung pong mountain. Ito yung magpapahawatik sa family namin kasi minsan, tulog. Ito po yung son. Ako yung mabibigliwan sa kanila sa family namin. I believe life is a treasure. We only live once. That is why we need to care and love ourselves in order to love other people too. Nakita natin na mayroon tayong pagkakaiba-iba. Ngunit may pinagsama-sama rin karanasan. So we need not necessarily live in the same place, the same homes. We may not be brought up by the same families, but we have similarities. Hindi ba mas malakas ang mensahe na papahatid ng shared experiences? Kasi pag chineer mo pala yung sarili mo at nakita mo yung sarili mo sa konteksto ng iba, ang lakas ng mensahe din niya na paparating nyo. At ang artwork ay isang pagpapatunay at dokumentasyon ng ating isipan. Ito ay bukod tangi, espesyal at makabuluhan. Parang yung art naging paraan kung paano natin i-empower yung sarili natin. Nakita ko po sa lahat is yung color red at represent love. Green, dahon. Parang lahat eh, mga pangarap sa buhay in the future, abundance. Different Mandelas have different point of views, different colors. So masarap talaga tingnan sa mata. Yung Mandela na ito, it has a positivity in our lives. So despite the problems in this time of pandemic, lahat talaga ay may solusyon. Iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay ang iyong kabuuan. Ang tawag dito ay holistic self. Hindi ka mabubuo kung wala yung past mo. Kulang ka rin kung wala yung present mo. At hindi ka rin buo kung wala kang hinahangad or dreams para sa iyong pamilya at sa sarili mo na rin sa hinaharap. At ang artwork ninyo ay isang pagpapatunay na ito ay dokumentasyon ng inyong kaisipan. Ang module natin ay life stories. Pag-uusapan natin ang mga kwento, kwento na babasahin natin at sarili nating mga kwento. Titignan natin kung saan tayo magkakapareho, saan din tayo magkakaiba, at subukan natin sagutin yung tanong na bakit ganun yung naging mga karanasan natin. Ang title nito ay Susong Susong Suso ni Jing Panganiban Mendoza. So ang kwentong ito ay tungkol sa pagdadalaga ng isang babae. May changes, nagiging teenager, at dahil nagdadalaga na, yung babae dito sa ating kwento, may mga nagbabago sa kanyang katawan. Ang pinakahalata, ang pinaka-obvious, at ito nga yung kanyang pagbabago sa kanyang suso. Ang paglaki, no? Nagiging mas kapansin-pansin na. Okay. One of my best friend din, laki ng suso, tapos binubuli siya. Hindi siya nagpapahalata, pero alam kong sasaktan siya. Sinasabi ko, paano mo sinasabi ng mga tao sa'yo? All you have to do, makafocus ka sa sarili mo at huwag kang magpadala sa mga taong negative kasi nakasira lang yan sa'yo. Naranasan ko po yung makakita ng kakaiba sa ibang tao. Pero mararamdaman mo rin po na kahit iba po sila, alam naman po natin lahat na mali yung manghusga. Kung meron man tayong masasabi sa ibang tao, bawal yun. Discrimination yun. Ibig sabihin, yung tingin natin iba yung tao at yung asal natin sa kanila, iba rin. No? Tumutuloy ito sa diskriminasyon. Mapapansin natin na pare-pareho yun. No? Lahat tayo nakatanggap ng una dahil may nagbago. Lumaki ang katawan, lumiit ang katawan, pumayat, nagdalaga, merong una. Kasi ang kulang kasi sa atin ng mga tao is acceptance. Sinasabi natin kanina, mapaghusga mga tao, nagpupuna sila, tapos tayo naman, nagre-react, malungkot, takot. Hindi lang ito basta pakiramdam ng takot, ng ilang, may nakakabit ito na control. No? Ibig sabihin, dahil gano'n ang sinasabi ng mga tao, nag-iiba yung ating kilos. Personally, naranasan ko yun na
hindi ako nag-enjoy sa aking pagka yung dalaga pa na sinoon. Hindi ako pwedeng matulog sa ibang bahay dahil baka ma-rape ako. Na hindi ako pinayagan ng magulang ko dahil dalaga na raw ako. Mukhang iba nga ang turing ng lipunan ng kultura sa virginity ng lalaki at babae. Parang ang babae, sabi natin, ingatan na huwag mawala. Pero sa lalaki, sa kultura, baligtad. Kailangan mawala na yan. Totoong lalaki ka kung mawawala ang virginity mo. Nowadays po, ang sex ay parang laro na lamang sa makabataan. They use this as their pleasure. Yung lipunan, meron tayong mga sinusunod na mga patakaran kung paano ba ito ginagawa ng tama, paano ginagawa ng mali. No? Na lumalabas ulit yun dun sa ating mga iba't ibang konsepto tungkol sa sex. Ngayon, panahon ng pandemya, nagbago ba ang tingin ninyo sa sex? O dapat bang magbago ang paningin natin sa pagtatalik dahil may pandemya? Walang sinalaman ko ang pandemya. Nagustuhan niyo po yung gawin. I would like to really battle the statement of Ara. Let's not forget the fact na ginagawa niyo ng mga parts niyang... Kasi nga, nabupuringan tayo. Diba, lumulobo na yung populasyon na kasi nga maraming nabubuntis. Pero mas nadodoble ngayon pandemic. Kasi walang ginagawa ang tao. Actually, maganda itong lumalabas na ito kasi lalong nakahighlight na ang bawat usapin, bawat kategorya, bawat issue na may kinalaman sa reproductive health, sexual health, ay maraming pwedeng panggalingan. Marami tayong pwedeng sabihin na patungkol dito sa mga issue na ito na pwedeng nag-agree tayo pero pwede rin hindi. Nakikita natin yung realidad na hindi tayo pare-pareho ng iniisip. Siguro yung isang magandang baon natin ay realization na maraming aspeto, maraming kategorya, maraming pwedeng sabihin at siguro yun nga yung open-mindedness. Pero mahalaga rin na makinig. Baka meron siyang punto na hindi ko pa naiisip na kailangan kong i-consider at least